Halika na, ikay sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng BatStateU-lat, nasugbu ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyo number one. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanahon at rumaga sa mga isyong nilambag pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga impormasyong nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Live! Mula sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan. DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang BatStateU-lat sa umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang BatStateU-lat sa umaga! BatStateU-lat sa umaga! Pinakanapapanahon na pinakabagong mga balita. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ayan, ngayon po'y araw ng Lunes, April 18, 2022. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Raymar Barcelon. At ang inyong kabatstateU-lat, Lenny Ilaw. BatStateU-lat sa umaga. At kayo nga ay nakikinig, maparadyo man ng Facebook Live Streaming sa inyong pinakpaboritong himpila ng Batangas State University, Arasof na Sugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita! Proyektong pagpatayo ng mga silid-aralan sa Bawan, pinasinayaan ng pamahalaang lungsod ng Batangas. Batangas City PNP nagsagawa ng simulation exercise bilang paghanda sa anumang uri ng krimen.
Dalawang lalaki na nagulungan ng truck sa Batangas. Nako, patay! Barangay Secretary pataya habang sugatan ang Barangay Treasurer sa isang ambush sa Tanawan, Batangas. Rank 8 most wanted sa Batangas, arestado sa isinagawang manhunt operation. At tatlong magkakahiwalay na aksidente sa Dasmariñas, Cavite, kuha sa CCTV. At narito na ang unang ratsyada ng mga balita. Proyektong pagpatayo ng mga silid-aralan sa Bawan, pinasinayaan ng pamahalang lungsod ng Batangas. Pinangunahan ng mga kinatawan ng pamahalang panlalawigan ng Batangas ang pagpasinaya ng proyekto nitong two-story four classroom school building sa Manghinao Elementary School sa Bayan ng Bawan, Batangas noong 8 ng Abril taong kasalukuyan. Isa sa pinagtuunang pansin ng administrasyon ni Governor Dodo Mandanas ang edukasyon, kaya binigyang din ito sa kanyang mensahe na magpapatuloy ang pagsuporta ng pamahalang panlalawigan sa mga guro at estudyante, lalo na ngayon na unti-unti nang nagbabalik ang face-to-face classes. Binisita rin niya ng mga taga-Kapitolyo ang two-story 8 classroom school building sa Bolo Elementary School na sakop din ng Bayan ng Taal. Kabilang sa mga nakibahagi sa pagtipon sina Vice Governor Mark Leviste, Second District Board Member Arlene Magbuo, Second District Board Member Wilson Rivera, Bawan Mayor Ryan Dolor, Bawan Vice Mayor Boji Casapao, Provincial School Board Secretariat Head Gina Ferrols, Provincial Engineer Gilbert Gatula, at Attorney Gina Reyes Mandanas. Naging kinatawa naman ng MES si Ginoong Aldrin Hernandez, School Principal at Parent Teachers Association President Catherine Manalo. Samantala, ibang balita naman tayo. Batangas City PNP nagsagawa ng simulation exercise bilang paghahanda sa anumang uri ng krimen. Isang simulation exercise ang isinagawa ng Batangas City PNP kung saan isang robbery with homicide incident ang naganap sa National Road sa Barangay Sampaga. Ayon kay Police Major Erickson Go, Deputy Chief of Police ng Batangas City PNP, layunin ng nasabing gawain na magkaroon ng sapat na kahandaan ang mga kapulisan, gayon din ang mga opisyales ng barangay kung sakaling magkaroon ng naturang senaryo sa lungsod. Isang pagkakataon din ani ito upang maipamalas ng mga miyembro ng Batangas City PNP at ng mga force multiplier ang kanilang skills sa pagtugon sa mga krimen. Sa nasabing simulation exercise, isang junk shop owner ang nabaril at napatay ng riding in tandem. Kasalukuyang nagsasagawa ng surveillance ang ilang miyembro ng kapulisan sa naturang lugar at nang marinig ang putok at nakitang patakas ang mga suspects ay agad na sinundan ang mga ito. Kagad nagkasan ang drug net operation kung saan matagumpay na huli ang mga suspect. Samantala, kaugnay sa paggunita ng mahal na araw, nananawagan siya sa lahat na mag-ingat sa mga kawatan at siguraduhin magpatupad ng mga security measures sa mga tahanan, lalo na kung aalis ng bahay. Samantala, dalawang lalaki na nagulungan ng truck sa Batangas, patay! Nasawi ang dalawang lalaki matapos magulungan ng truck sa Barangay San Isidro sa Batangas. Ayon sa investigasyon, pawang mga 19 anyos at taga-Kuta ang rider at angkas nito. Dahil sa kawalan ng kontrol, nadulas at natumba ang motorsiklo sa kalsada. Hindi rin naman napansin ang driver na umano'y nagkataon na tumaan ng truck. Blind spot umano ang pwesto ng motorsiklo. Dahilan upang hindi umano makita at mapansin ang driver ang truck at motor. Tumigil naman kagad ang truck driver nang maramdaman na mayroon itong nasagasaan. Ayon kay Police Lieutenant Diosdado Passion II, Hepe ng Police Community Relation ng Batangas CPS, sa tingin umano ng investigador, nagkaroon ng miscalculation dahil nasa hindi uneven na bahagi ng kalsada ang pinakapwesto ng rider. At maaring dahil nga dito, kung kaya't nagulungan ito ng paparating na truck, isinasa ilalim naman sa investigasyon ang driver ng truck. Kaugnay ng insidente, nagpapaalala ang mga otoridad na mag-ingat sa kalye at huwag makipag-unahan, higit lalo na sa lungsod kung saan marami ang dumadaang sasakyan.
At ayan na, at iba pa mga mainit na mga balita ang hatid ng DWRS 96.5 makalipas ang ilang paalala. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news? O hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media. Una, basahing mabuti ang impormasyong nilalaman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sinong manunulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang petsa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Panglima, obserbahan at tukuyin rin mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwala ang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong, at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahin, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pagsalamuha sa mga taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa umaga. BatStateU-lat sa umaga. Sa pagkapatuloy ng ating maiinit na balitaan, Barangay Secretary patay habang sugatan ang Barangay Treasurer sa isang ambush sa Tanawan, Batangas. BatStateU-lat sa umaga. O paglilinaw lamang po, ito po pala ay sa Bawan, Batangas. BatStateU-lat sa umaga. Patay ang isang barangay secretary habang sugatan naman ang kasama nitong barangay treasurer matapos sa tambagan o tambangan sa barangay Santa Maria, Bawan, Batangas noong Miyerkules ng tanghali, Abril at 13. Ayon sa report, sakay ng patrol vehicle ang dalawang biktima at pauwi na sana mula sa barangay Manghinaw nang tambangan sila nang hindi pa nakikilalang salarin. Sakay ng motorsiklo ang dalawang suspect na agad namang umanong nakatakas. Patuloy pa rin ang investigasyon upang malaman ang motibo at pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng nasabing insidente. Most wanted sa Batangas, arestado sa isinagawang manhunt operation. BatStateU-lat sa umaga. Arestado ang tinaguriang rank 8 most wanted sa Batangas na may kasong lascivious conduct matapos magsagawa ng manhunt operation ng mga operatiba ng Taal Municipal Police Station dagong alas 11 ng umaga noong nakaraang Lunes sa Barangay Zone 1, Taal, Batangas. Ayon sa ulat ni Police Colonel Diserio C. Cancilao, Provincial Director Batangas PPO, kinilala ang suspect bilang si Christopher Manalo E. De La Velia alias Dagul, 44 na taong gulang at isang construction worker. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 86, Taal, Batangas.
Nangyari ang insidente taong 2021 sa Barangay Zone 6 ng Naturang Bayan na ang biktima ay 9 na taong gulang na babae kung saan nagsampa ng kasong lascivious conduct sa Batangas Provincial Prosecutor's Office, Batangas City, ang ama ng biktima laban sa naturang akusado. Kasalukuyang nasa pangalaga na ng Taal Municipal Police Station ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Samantala, tatlong magkakahiwalay na aksidente sa Dasmariñas, Cavite, kuha sa CCTV. Huli sa CCTV ang tatlong magkakahiwalay na aksidenteng naganap sa lungsod ng Dasmariñas kamakailan. Kuha sa CCTV footage noong nakaraang linggo ang pagtilapon ng isang rider sa kabilang bahagi ng kalsada matapos itong mabangga ng papalikong van sa bahagi ng Aguinaldo Highway. Sa kabila nito, agad namang nakabangon at kalaunay nakipag-usap sa driver ng van ang naturang rider ng motorsiklo. Sa hiwalay na insidente, dalawang rider naman ang sangkot sa isang banggaan. Biglang lumikod ang isang closed van sa kahabaan ng Congressional Road. Agad namang napahinto ang rider ng isang motorsiklo matapos ang biglang pagliko ng isang closed van. Subalit hindi kaagad nakatigil ang isa pang motorsiklo sa likodan na siya naging dahilan ng banggaan ng dalawang rider. Sa pool rin sa CCTV ang isang aksidente sa gitna ng paghihintay ng go signal na mga sasakyan sa bahagi ng Dano Intersection. Bigla umanong umandar ang isang SUV dahilan para tamaan ang kotse nila sa harapan niya. Mula rito, isang motorsiklo naman ang nabangga ng kotse na siya nagresulta sa pagkatilapon ng rider nito. Sinubukan pa ng rider na tumayo ngunit muli itong napaupo. Kaagad namang dinala ang nasabing rider sa pinakamalapit na pagamutan. At yan ang unang ratsyadan ng mga balita. Magbabalik ang BatStateU-lat sa umaga makalipas ang ilang patalastas. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Nakapagpabakuna ka na ba? Ang mga bakuna na nagawa ng iba't ibang kumpanya sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng napakalaking potensyal at bisa upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ang bakuna ay makakatulong sa iyo ng malaki upang hindi mahawa o makuha ang sakit na COVID-19. Ito ay isang immunity na maaaring taglayin ng sinumang mababakunahan. Ito rin ay isa sa pinakamabisang hakbang upang maiwasan ang malalang pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang pagpapabakuna ay hindi lamang makakatulong sa iyong pangsariling kaligtasan, bagkos ay makakatulong din na maiwasan ang maging carrier o tagadala ng sakit at makahawa sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang pagsuot ng mask at pagdistansya sa kapwa ay makakatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Ngunit, mas makakatulong pa rin ang bakuna para sa garantisadong proteksyon. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Ngayong panahon na malapit na ang halalan, bilang isang mamamayang Pilipino na may karapatang bumoto ay dapat maging matalino sa pagpili ng mga ninanais maging lider. Paano nga ba magiging matalino sa pagpili ng kandidato? Una, kilalanin o ilista ang mga kakandidato sa halalan, kung ano ang kanilang mga paninindigang posisyon at kilatisin ang kanilang mga plataforma. Pangalawa, alamin ang mga isyung nais mong bigyang pansin ng mga kandidato. Ilang halimbawa nito ay ang kahirapan, unemployment, karahasan at iba pa. Pangatlo, kilalanin ng mga kakandidato sa paraang pag-attend ng mga pagpupulong ng komunidad, panonood ng mga debate at public discussion ng mga kandidato, at alamin ang educational attainment at leadership background ng bawat kandidato. Pang-apat ay salain ang lahat ng naitalang impormasyon na iyong nakalap at pagkatapos nito ay madali mo nang mapipili ang iyong nais iboto. Maging matalino sa pagboto, ang ating karapatan, gamitin ng wasto. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras
sa natin 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa umaga. BatStateU-lat sa umaga. At narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. BatStateU-lat sa umaga. Big time drug trafficker arestado sa bypass operation sa Lucena City, Quezon. Bagsik ni Bagyong Agaton, kumitil ng nasa 167 na katao. Limang bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Calabarzon. Kabuang aktibong kaso, nasa 171 na lamang. Para sa ating balitang good news, dating piloto na nagtitinda na ngayon ng bulaklak at trending bilang flower bay sa social media. At para sa ating sports balita, ang Ilocuame ng Blue Eagles nangunguna sa MVP race ng UAAP 84. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, big-time drug trafficker arestado sa bypass operation sa Lucena City, Quezon. BatStateU-lat sa umaga. Nako, sa kulungan na ang bagsak ng isang suspect ngayong Semana Santa, ito'y matapos masakote ng mga kapulisan dahil sa pagbebenta umano ng ilegal na droga. Nitong Huwebes Santo, nang mahuli ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at Lucena City Police Intelligence Unit, si Jero Gantalao alias Pancho, na residente ng barangay Ilayang Iyam, lungsod ng Lucena sa Quezon. Sa ulat ni Police Provincial Officer Chief Colonel Joel Villanueva, pasado alas 10 ng gabi nang matatip na sa isang bypass operation si Gantalao matapos bentahan ng marijuana ang isang undercover na pulis. Kagad na inaresto at dinala ang suspect sa Lucena City Police Station habang nasabat sa kanya ang mga ebidensya kabilang na ang 10 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng aabot sa 3.6 milyong piso. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya pa rin ng LCPS si Gantalao na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 at iniimbestigahan na rin upang tukuyin kung sino ang supplier ng mga nasabat na marijuana. BatStateU-lat sa umaga. Samantala, ibabalita naman tayo, bagsik ni Bagyong Agaton, kumitil ng nasa 167 na katao. BatStateU-lat sa umaga. Dahil sa bagsik ni Agaton, pumalo na nga sa 167 ang bilang ng mga nasawi, habang 110 pa ang kasalukuyang mga nawawala. Ito ay matapos manalasa ang nasabing bagyo sa Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Ayon kay NDRRMC Executive Director Ricardo Halad, ang mayorya nito ay nagmula sa Eastern Visayas na tinatayang nasa halos 151 na katao. Ito ay dulot ng landslide na tumabon sa isang barangay ng Baybay City, Leyte, Western Visayas, sa Davao Region at Central Visayas. Kasalukuyang hinahanap pa rin ang 110 katao habang wala naman o walo naman ang naitalang sugatan. Maaalalang nanalasa na sabing bagyo noong Lunes Santo kung saan nakaramdam muna ang bansa ng malalakas na pag-ulan. BatStateU-lat sa umaga. Samantala, balita kaugnay ng COVID-19, limang bagong kaso ng COVID-19 na itala sa rehiyon ng Calabarzon. Kabuang aktibong kaso, nasa 171 na lamang. BatStateU-lat sa umaga. Lenny, muling nadagdagan ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Calabarzon. Ito'y matapos makapagtala ng 5 bagong kaso batay iyan sa huling ulat ng Department of Health nitong Sabado, April 16. Dahil dito ay pumapalo na sa 497,574 ang kabuang bilang ng mga nagpositibo sa naturang rehiyon. Sa kasalukuyan, pumapalo naman sa 483,981 ang kabuang bilang ng mga nakarecover matapos makapagtala ng bago o 7 bagong nakarecover. Isa naman ang naitalang nasawi kung kaya't umabot na sa bilang na 13,402 ang total local death toll. Muling paalala ng ehensya na patuloy na sumunod sa mga safety health protocols upang makaiwas sa COVID-19. BatStateU-lat sa umaga. Yana at ang ating nga good vibes balita ay ihahatid namin makalipas ang ilang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan.
ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng P-Box. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. Good news updates dito sa balitang Good Vibes. At speaking of balitang Good Vibes, dating piloto na nagtitinda na ngayon ng bulaklak, trending bilang flower bay sa social media. At para nga sa ating Good Vibes balita, narito si Shekinah Yuson. Shekinah, BatState ulat mo. Sports Balita. Sa MVP race ng UAAP Season 84, namumuno sa Most Valuable Player Race ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP Season 84 Men's Basketball Tournament ang Ateneo de Manila University Blue Eagles sa si Angelo Kuwame. Ayon sa statistical points, ay nakaipon na si Kuwame ng 60.0 SPS mula sa mga average nito na 12.1 points, 11.8 rebounds at 2.3 blocks bawat laro nito sa kanilang naging walong laban. Si Kuwame ang isa sa key player na nagpapatagtag o nagpapatatag sa Blue Eagles na sa ngayon 8-0 ang standing sa torneo. Kuya Mama, nadiretso mo muna sa ating sport, sa ating ulat panahon. Okay. At narito na ang ating weather update ngayong araw ng Miyerkules. Ay magandang panahon po ang ating mararanasan sa buong bansa, maliban na lamang sa mga isolated na pag-unan, dulot yan ng thunderstorms. Asahan naman ang mainit na panahon, lalo na bandang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, wala pong nabanggit na nakataas na gale warning sa baybayin ng ating bansa. Kung kaya naman, maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda, maging ang may mga maliliit na sakyang pandaga. Ang araw ay sumikat kaninang 5:41 ng umaga at lulubog mamayang 6:09 ng hapon. Kamusta, DJPB? Para naman sa ating latest foreign exchange rate update, para sa palitan ng piso kontra US dollars, 52.18. Canadian dollar, 41.27. Singaporean dollar, 38.26. Saudi riyal, 13.91. Euro, 56.51. Chinese yuan, 8.20. At Japanese yen, 42 centavos. Kuya Maman, balikan muna natin ang ating Good Vibes balita. Medyo nag-aabarya lang tayo sa ating linya o yes, sa ating
recorded news para sa ating kasamang si Shekinah. Kaya naman, ito na lang, ako na lang ang mag-ano, no? Mag-uulat ng ating umagahatid ng ating good vibes balita kung saan isa nga ang dating pilotong nagtitinda na ngayon ng bulaklak at trending bilang Flower Bay sa social media. Sadyang hindi mo wala ang bulaklak bilang regalo sa mga minamahal sa iba't ibang okasyon. Yun nga lang, dahil sa kadalasan ay may kalakihan ito ng presyo, hindi lahat ay kaya ng bulsa ang presyo ng mga flower bouquets. Kilalanin ang trending na Flower Bay na si Martin J. De La Serna na isa ring former pilot dahil sadyang mapapalingon ka sa tindig at itsura. Wow. Bukod sa kanyang karisma, abot kaya ang presyo ng kanyang mga flower bouquets. Ang maliit na negosyo ni Martin ay lumago matapos na mag-viral ang kanya mga larawan online na umani ng napakaraming reaksyon. Marami mga netizens ang humanga sa kanya at nag-trending bilang Flower Bay. Labis-labis naman ang kasiyahan ni Martin dahil sa magaganda at nakakaantig na tugon ng mga customers. May mga nagpasalamat sa pag-offer niya ng mga affordable mini flower bouquets dahil napasayaron nila ang kanilang ina at mga iniirog. Sa kanilang negosyo, naging inspirasyon ni Martin na ang kanyang asawa at dahil sa kanilang teamwork at pag-iibigan, nagawa nilang mapalago ang kanilang negosyo. Masasabi mo talagang hindi mahal ang magmahal. Ayan! Maraming salamat, Shekinah Glory Uzon, sa iyong hatida na good vibes balita. Ayun, ano, at saka nakakatuwa yung ano ha, Flower Bay. May flower girl, may flower bay. Anyways, yun nga po ano, ang mga balita na nakalap namin sa buong magdamag. At nakasama niyo po ang inyong lingkod, Raymar Barcelon. At ang inyong kabatstateulat, Lenny Ilawa. Huwag pong kalimutang mag-follow and i-like ang aming official Facebook page upang manatiling updates sa aming mga balitaan at musikantahan. Dito lang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa aming official YouTube channel na DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Ayun ano, at saka magandang umaga sa mga nakakinig, yes. nakikinig sa atin through our Facebook live stream. Nag-comment si Mr. Marlon Credito Monte Alegre, shout out daw kay Eugene. Ako si Eugene po ay bukas pa mag-air. Kasama po natin ngayon si Kuya Mamaner, Raymar Barcelon. Bukas po ang Eugene. Yes. Oh, agad nila si Eugene. Si Eugene po ay tuwing Tuesday and Thursday niyo po makikita at mapapakinggan dito sa DWRS. At tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ay ako humuna. Kuya Mama po humuna. Ayun, ano, huwag na nating patagalin pa. Magtuo na tayo sa ating susunod na programa, ang programang Pusong Ko To, Best of OPM Love Songs. Dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Boses ng BatStateU-lat, na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong number one. Sa 96.5, sa 96.5,
sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang hilig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 96.5, the voice and rhythm of the sea.
Mga kababayan, ang leading in Maglalayag na! Ang mga balitang napapanahon at rumaragas sa mga isyong nilambag pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga impormasyong nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Live mula sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan. BWRS 96.5. The Voice and Rhythm of the Sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang BatStateU-lat sa Umaga! Maglalayag na BatStateU-lat sa Umaga. Para sa mga nagbabagang balita. Yan ito. Tutunog. Huwag ka nang ano lang, hanggang mabalang. Susapin. Yan na ba ito? Hello, hello. Hindi lagi po kasi. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang Pilipinong lugar.
Walang pinipiling pagkakataon at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news o hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news o hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon kasi. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili. Rhythm of the Sea. Magandang araw! Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong, at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahing, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pagsalamuha sa mga taong may lagnat na ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta. Rhythm of the Sea. Magandang araw, Pilipinas! Nagpabalik na pa ho pala. Ayan. Kasi yan, nari yung pang-apat na balita, pang-lima, pang-anim, ganun pa rin. Dito, ano? Kaya na. Magbabalik kami makatapos ang ilang patalas na. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Nakapagpabakuna ka na ba? Ang mga bakuna na nagawa ng iba't ibang kumpanya sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng napakalaking potensyal at bisa upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ang bakuna ay makakatulong sa iyo ng malaki upang hindi mahawa o makuha ang sakit na COVID-19. Ito ay isang immunity na maaaring taglayin ng offender rhythm of the sea. Ngayong panahon na malapit na ang halalan, bilang isang mamamayang Pilipino na may karapatang bumoto ay dapat maging matalino sa pagpili ng mga ninanais maging lider. Paano nga ba magiging matalino sa pagpili ng kandidato? Una, kilalanin o ilista ang mga kakandidato sa halalan, kung ano ang kanilang mga paninindigang posisyon at kilatisin ang kanilang mga plataforma. Pangalawa, alamin ang mga isyung nais mong bigyang pansin ng mga kandidato. Ilang halimbawa nito ay ang kahirapan, unemployment, karahasan at iba pa. Pangatlo, kilalanin ng mga kakandidato.
sa umaga. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay... Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng pinbooks. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang sa rhythm of the sea. Good news updates dito sa balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang Good Vibes. Ulat sa umaga. At nasaan dito? Aray, replika. At para nga sa ating Good Vibes balita, kinoronahan na nga bilang Miss World 2022 si Miss Lenny Ilaw ng BatStateU-lat sa umaga. BatStateU-lat sa umaga. At para sa balitang iyan, narito si Shekinah Glory Uzon. Shekinah, i-BatStateU-lat mo. Wala. Walang pagsit ng kasiyahan at pasasalamat. The drag. Again. At para naman sa ating Good Vibes balita, Lenny Ilaw, kinaranahan bilang Miss World 2022. At para sa buong detalye ng balitang iyan, narito si Shekinah Uzon. Shekinah, i-BatStateU-lat mo.
pagsidlang kasiyahan at pasasalamat ang naging reaksyon ng isang guro ng Batangas State University Arasof na tubong na Cebu, Batangas, ang ngayoy si Attorney Eddie Boy Dimafelix na matapos niyang malamang siya'y nakapasa sa naganap na bar examination sa bansa. Gaya ng marami, hindi biro ang pinagdaanan ni Attorney Dimafelix but whatever be the outcome. Kaya nag-use ng DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. At maraming salamat sa kaya nag-glorious sa iyong mga nagbabasa. Para nating sports balita. Sports balita. Pag-inat ko, nagiging ulang araw. Ano, ilang ko?